Magandang umaga mga ka-agri. For today's video mga ka-agri, sishare ko sa inyo ang pagpupunla ng rice seeds gamit ang seedling tree. At ipapakita natin dito ang step-by-step procedure kung paano ito ginawa at paano ito ginagawa. Coming up! Okay mga ka-agri, we're back. Andito tayo ngayon sa IAA Eco Farm School na matatagpuan sa Tugas, Kandihay, Bohol. So, ang gagawin natin mga ka-agri is magprepara tayo ng lupa para sa pagpupunla ng rice seeds gamit ang seedling tree mga ka-agri. Sila po ang ating mga kaklase ngayon sa TESDA mga ka-agri. Sila ay rice farmer ng Napo, Alicia, Bohol. Sila ay kasalukuyang nag-aaral sa TESDA. So ang gagawin natin ngayon mga ka-agri is magprepara ng lupa. Itong lupa na to mga ka-agri is napakainam gamitin dahil buhaghag ito mga ka-agri. So maganda ito sa mga tanim like pechay, lettuce at iba pang mga green leafy vegetables mga ka-agri. Pero sa ngayon, ang gagamitin natin sa lupa na to is ang pagpupunla ng rice seeds gamit ang seedling tree. Sila ma'am yung nagdurog sa lupa dahil kinakailangan kasi sa soil mix is yung durog na lupa mga ka-agri. So para maganda yung quality na lupa yung gagamitin natin is isi-separate natin yung mga durog na lupa at yung lupa na hindi magagamit mga ka-agri. Okay mga ka-agri, yung mga lalaki na naman nating kaklase yung sila yung nagsiseparate sa soil mix na gagamitin natin sa punlang palay. So sila yung taga-ahag mga ka-agri, kumbaga sa Bisaya pa is taga-ahags. Ewan ko lang kung anong tawag doon sa Tagalog mga ka-agri. So dahil very important to mga ka-agri na isiseparate natin yung fine na soil and then yung soil na medyo buo-buo pa mga ka-agri dahil mas maganda kasi ang quality na soil mix kapag medyo ano siya will drain yung kumbaga madali lang siyang ma-absorb sa roots ng palay natin mga ka-agri. So kaya pinagigihan namin or nila dahil ako yung taga-video dito mga ka-agri yung pag-ahag sa lupa. So ito na yung na-ahag natin or na-separate na lupa mga ka-agri. So bibilangin natin kung ilang takal ba yun yung lagyanan natin mga ka-agri, yun yung kumbaga ilang lupa ba yung na-strain natin na na-separate sa gawin nating pagpunlaan mga ka-agri. So dahil ang requirements dito mga ka-agri sa pag gawa ng mixture sa punlaan natin sa ating palay mga ka-agri is 5 soil mix, yun yung in-strain or inahag natin kanina mga ka-agri. So bibilangin natin kung ilan ba yung na-harvest na soil mix na na-strain kanina mga ka-agri. Dahil mga ka-agri is nangangailangan tayo ng 5 takal na soil mix, yun yung isa sa mga sangkap sa ating mixture sa pagpupunla ng ating palay mga ka-agri. Ang pangalawang sangkap na gagamitin natin sa ating mixture mga ka-agri is yung carbonized rice hull mga ka-agri. Nangailangan tayo ng carbonized rice hull bilang source of carbon ang carbonized rice hull mga ka-agri. Dahil ang carbonized rice hull is magandang source ng carbon sa ating ginawang mixture sa ating punlaang palay mga ka-agri. So ganun pa rin mga ka-agri, kinakailangan nating strain or ahag sa Bisaya mga ka-agri, ahag or si strain or yung isi-separate yung mga fine na carbonized rice hull. So yun yung gagamitin natin bilang mixture sa ating punlaang palay mga ka-agri.
ang pangatlong sangkap mga kagri, which is yung Burmi mga kagri, Burmi compost. So ang ratio talaga nito mga kagri sa mixture na ginawa nating sa ating punlaan, which is 5 takal na soil mix, 3 carbonized rice hull at 2 takal na Burmi compost. So yun yung 3 mixture na ginamit natin sa ating punlaang palay. So kailangan nating haluin ng maigi mga kagri para ma-mix ng maigi yung ginawa natin mga kagri. So ito na mga kagri, maglagay na tayo ng ginawa nating mixture sa ating seedling tree. So dapat talagang pantay yung paglagay ng mixture sa seedling tree mga kagri. Kinakailangan yun para pantay din ang pag kumbaga mag, kung maglagay na tayo ng seed sa ating seedling tree, pantay din ang pagka balance ang paglagay mga kagri. So nangailangan tayo ng leveler, yun yung hinawakan ni kuya, yun yung kumbaga yun yung leveler sa ating seedling tree mga kagri, para pantay yung pagkalagay or pag-distribute sa seeds na ating ipupunla sa seedling tree mga kagri. Yung kagandahan dito mga kagri is very easy lang gawin, and then kahit mga babae mga kagri kayang kaya ang pagprepara sa ganitong pamamaraan mga kagri. So ito na tayo mga kagri, maglalagay na tayo ng punla sa seedling tree mga kagri gamit ang manual na seeder mga kagri. So tinest pa nila ni sir, so doon daw sa kabila daw mag-start ang pag lalagay ng seeds mga kagri. So ang gagawin dito mga kagri is meron yung angle bar, yun yung kumbaga parang release ng train mga kagri, which is ang dito lang is yung release ng manual seeder mga kagri. So dinagdagan ni sir yung punla para makasya sa ilang ano ba yun, ilang tree ba yun nasa yung pupunlaan. So ganun lang mga kagri, ni napaka bilis nito mga kagri, sobrang gandang technology na ito mga kagri. Meron to sa ibang bansa mga kagri, nakita ko sa social media platform tulad ng Facebook. So yung gamit nila is mechanical na seeder na mga kagri, di tulad sa ginamit natin mga kagri na manual seeder. Ayun yung inaano nila sir at ni ma'am. So ganun mga kagri, napaka pantay yung pag distribute sa seeds. Tingnan nyo naman mga kagri. So yun tapos na yung mga kagri at marami pa tayong natira na seeds. Napaka bilis ang proseso nito mga kagri. So yun yung mga na punta sa gilid, ipinasok sa seed tree mga kagri kumbaga, para hindi naman po sayang yung punla na napunta lang sa gilid. So after nito mga kagri is lalagyan natin ng ginawa nating mixture sa kanina, pa unti-unti lang mga kagri para lang matabunan, kumbaga matabunan lang yung seeds na ginawa natin mga kagri. So yun mga kagri, napakabilis ang pagproseso nito mga kagri, di tulad sa iba na kailangan mo pang gumawa ng seed bed para sa punlaan ng ating palay mga kagri. So ito na mga kagri yung natapos natin sa pagpunla. So stay lang natin dito, nakapatong lang siya at nilalagyan to ng date kung kailan to ginawa mga kagri. So ito na yung sample natin mga kagri. Ibang grupo ang gumawa nito mga kagri. So ipapakita ko na sa inyo yung actual na kuha sa tumubo na seedling tree. So yun mga kagri, maganda yung tubo sa mga seeds na nilagay
nila. So dahil maganda rin naman yung quality na soil mix na ginamit nila dito mga kaagri, kaya ganun napaganda. So after nito mga kaagri is ready na to ilagay sa isang rice paddy para doon na siya palakihin para hindi na kinakailangan nating diligan mga kaagri. At pwede rin naman doon lang sa gilid pero araw-arawin mo siyang pagdidilig. Unlike dito mga kaagri sa rice paddy mga kaagri is hayaan lang natin, then after ilang weeks or 21 days ready for transplant na mga kaagri gamit ang rice transplanter mga kaagri. So yun yung kagandahan nito sa technology nito mga kaagri is mapangmabilisan unlike sa traditional planting na tao ang gumagawa. Eh ngayon mga kaagri is improve na tayo, mayroon na tayong rice transplanter. So yun mga kaagri, napaka gandang teknolohiya na na-adapt na rin natin dito sa Bohol mga kaagri. Kung gusto nyong matuto mga kaagri about sa rice farming, so pwede kayong mag-enroll sa IAA Eco Farm School dito sa Tugas, Kandihay, Bohol mga kaagri. At meron din doon sa Pilar, Bohol, which is ang may-ari doon mga kaagri is si Sir Labonete. Meron, ganun din yung mga tinuturo nila is about farming din mga kaagri. So napakagandang teknolohiya ito mga kaagri. Sana ma-encourage ko kayo na mag-enroll dito para madagdagan yung mga ating kaalaman tungkol sa pagsasaka ng palay mga kaagri. So hanggang dito na lang tayo mga kaagri. Thank you so much sa solid supporters ng ating channel GTV Agricultura. Don't forget to like, share and subscribe mga kaagri para mas marami pa tayong ma-encourage na farmers na kagaya ko at kagaya ninyo na gustong matuto sa pagsasaka mga kaagri. So hanggang dito na lang tayo mga kaagri. Thank you so much. Bye bye.